Hello guys, good evening po sa inyong lahat. Katatapos lang po ng aking trabaho at andito na po ako ngayon sa loob ng ayan, ayan. Umuulan po kasi dito guys, kaya bali ito na lang guys ang resulta ng ano po, ang kwento na aking ikikwento po sa inyo. Ang part 3 na po, dito na po tayo sa part 3 ng ating kwento na online sabong part 3 sad story. Ayan. Kaya, bagay-bagay din itong suot ko, no? Mga ganito dahil, syempre, sad story na tayo. ano na guys? Nakapagsasabi po ako na sad story na po yung nangyayari sa kay uncle ko dahil po sa ano guys, na nanulong na talaga si uncle sa pagsusugal at ganun din po ay nahaluan na ng kanyang pag-iinom, barkada, ganun guys. Kaya sa totoo lang po guys, napakahirap isipin na ganun po ang sitwasyon ni uncle ko dahil po ay palagi po sila ni auntie nag-aaway halos araw-araw. Tapos guys, andun na yung binubugbog na ni uncle sa auntie. Oo, sinasampal din. Kawawa sa auntie. Palagi may mga black eye guys, purple palagi ang mata sa suntok ni uncle mo. Ay, tapos ang kanilang negosyo na bigasan ay kinukuha po palagi ni uncle ang kanilang binta, ang kanilang kinikita para lang makapagtaya sa sabong. Hanggang sa dumating na yung mga time guys na nag-iisip si uncle na nagsabi siya sa kay auntie na ibigay mo ako ng pera ganito ganyan para makabawi tayo, gusto kong makabawi ganun. Ang in after talaga ni uncle guys ay makabawi na ano po, kasi marami nang natalo guys eh. Si auntie nagbibigay na lang siya guys sa mga hinihingi ni uncle dahil po kung hindi po siya pagbigyan ni auntie ay mag-aaway lang din sila. Sige lang, pinagbigyan ni auntie, binibigyan ng pera, kung anong gusto, wala, sige, bigay. Pero, ang resulta po guys, puro na lang si uncle na tatalo dahil andun ang mga barkada sa kanyang tabi, ganito, ganyan, ganyan, sinusunod naman niya ang mga sinasabi. At saka lalo na po guys ay naglalaro si uncle sa sabong na lasing o kaya'y nakainom ng alak. Sa totoo lang po guys, no, ang isang tao pag nakainom, lasing dahil sa resulta po ng alak ay iba na po guys ang tinatakbo ng utak, ng isipan. Kaya mahirap, palagi na lang sila natatalo pagdating ng bahay, binubugbog si auntie, pero si auntie ay hindi po talaga guys lumalaban. Tapos nisilbihan pa rin siya ni auntie, binibigyan ng pagkain, andyan ang tubig. Pero ano po guys ang ginagawa ni uncle ko? Yung kanin, ulam na nasa plato ganun, ilagayan ang uncle sa lamisa ba, sa misa, ibubuhos ba sa table ganyan. Tapos ang kamay ng uncle, ihahalo guys yung kanin at saka yung ulam, halo-halo, mimix-mix ganyan. Tapos lagyan ng uncle ng tubig ganyan, tubig. Tapos guys, yung plato parang ginagawa ni uncle guys na flying saucer ba, ang baso itatapon. Mahirap hanggang po guys sa
dumating na yung mga time na yung kaldero na may merong kanin, itatapo ni Uncle Yan. Ano na guys ba, nang visit na, naging visit na ang kanilang pamumuhay. Mahirap na talaga guys. Nakakalungkot lang po talaga isipin na naging ganun na si Uncle. Pagkatapos, dumating natin yung mga time na guys, sa totoo lang po, yung kanilang mga appliances, dahan-dahan na nilang binibinta para lang makapagsugal. Hanggang sa dumating na yung mga time, dahil po ay si Uncle ay gusto siya talagang makabawi, ang bahay ay ginawa ng kolateral para lang makautang. E syempre si Uncle ay maraming mga pangilala, kaya madali lang sa kay Uncle ang mag-dispose ng kanyang mga gamit. Ang huli na ibininta ni Uncle po ay ang bahay. Bininta sa murang halaga lang po. Kikolateral niya muna hanggang sa bininta. Yun siya guys. Para lang makapagsugal, pero talagang hindi na makabawi. Dumating na ang mga time na si Angke, si Auntie ay hindi na talaga makapag anong tawag nito sa Tagalog? Hindi na talaga makapag lugani kaysa makagwanta. Wala akong silunggo, hindi makagwanta. Ano sa Tagalog? Gani? Hindi makapagtiis, oh. Si Auntie po ay hindi na siya makapagtiis sa ugali ni Uncle. Kaya guys, hiwalay na sila. Nakipaghiwalay na lang si Auntie sa kay Uncle dahil hirap na talaga si Auntie. Halos araw-araw maraming mga black eye. Hindi pa nga gumaling yung isang black eye. Yan na naman po ni bagong black eye. Ay, tapos kabanwa. Kaya ang pag-online sabong po talaga guys ay walang maidudulot na mabuti po sa atin. Mas mabuti pa na mag-focus na lang sa pamilya, sa mga anak, at huwag magsugal. At huwag subukan na magsugal. Dahil ang sugal ay napakahirap po talaga, grabe. Hanggang sa dumating na yung mga time, ang kanilang mga anak, hindi na nakapagtapos ng pag-aaral, kahit ang mga magkakapatid, nag-aaway-away na rin sila dahil syempre ay kulang na sila sa pera. Kasi andun na yung mga time na yung tatay nila ay maghiram ng pera doon sa anak niya, nakapagtrabaho na bilang isang nurse sa isang ospital. Yung anak niya na iyon ay siyempre tatay niya yon, at may meron din po siyang utang na loob, at ang pagsakripisyo ng kanyang mga magulang, siyempre guys, alam niyo po pag makasahod yun, nagbibigay din yun siya ng pera sa tatay. Pero hindi naman guys lahat ng panahon na magbigay na isusugal lang naman. Kaya kahit ang mga anak, galit na rin ang tatay dahil hindi na pagbigyan ng kanyang anak na panganay. Palagi na lang nag-aaway, magulo ang buhay, mahirap talaga guys. Kaya dito na natin tatapusin itong ating kwento. Kung may meron kayong i-comments, mag-comments lang po kayo guys dyan sa ating comments section. Kaya sa muli po guys, maraming salamat po sa inyong panonood nitong ating video sa ngayong gabi. Kaya sa muli po, maraming salamat po. Bye bye, God bless po, bye bye.